atin. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na sa ating dumarating ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Good midday sa inyo pong lahat. Good midday din po, Father. Ngayon tanghaling ito, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ikatlong araw po ngayon ng Advent season at tayo rin ay patuloy sa ating pamimintuho sa mahal na Birhen Maria Imakulada Concepcion na ipinagnonobena natin bilang Santa Patrona ng bansang Pilipinas at iba't iba pang mga bansa sa buong mundo, maging ang mga pamayanan. Manambahan po tayo sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan at upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ilangkip po natin ang Bisequestra MG Tower and Townhouse Tondo Project. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di masadlak sa mga lumipas. Kapag nasa piling ng iyong darating na anak, sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari. Tulad ng supling mula sa isang tuod, mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha
ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang ipairali niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang pag-aalaga sa kanila'y at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasama manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasasuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang pangaralan sila at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humahatol sa katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanya'y kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalayo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag ng malimutan. Manatiling laging bantog nakatulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumalangin, Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo pong lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay
walang nakakakilala sa Ama kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at siyaong marapating pagpahayagan ng Anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinagad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong mabiyayang midday sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating Advent season, at nabanggit ko po sa inyo ang pagnonobena sa Mahal na Birhen Maria Immaculada Concepcion, ang patroness ng bansang Pilipinas. Kaya po sa darating na ikawalo ng Disyembre ay solemnity at pistang pangilin. Tayo po ay nasa panahon pa ng Advent. Hindi pa ito Christmas. Bagkos ito'y panahon ng paghahanda for the coming of the Messiah. Kaya naman po, inaanyayahan tayo na mag-prepare so that we could welcome accordingly the very important events sa ating buhay. Binanggit ko po nung Linggo na ang Adbyento ay fresh new beginning. Pagkat lumipas na ang isang taon ng liturhiya, at sana naman po ay masugid nating naiugnay yung ating buhay at pagkakabuhay sa kasaysayan ng gawang pagliligtas ng Diyos na iniaalok sa atin. The intimacy of the Son and the Father as well as the Holy Spirit. Isang Diyos, tatlo sa pagkapersona, at naroon yung intimacy, napakasugid. Communion of person. At sana naman po, pagkat ang Diyos tumatawag sa atin, tayo ay tumutugon. At naroon yung pagtatapat ng ating puso sa puso ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Advent is a time of waiting. And as we wait, we are invited to dream. Ano? Pagkat yung unang pagbasa ay nakakabighani, pagkat yun ang pangitain, yun ang pangarap ni Propeta Isaiah, na sana na may maging gayon din ang ating katauhan. Dreaming in the daylight. Pakibigkas natin muli. Dreaming in the daylight. Marami sa atin ay nag-dream ay kung gabi. Pero sa liwanag ng mapanligtas na pagmamahal ng Diyos, tayo ay mangarap. Ano yung pangarap? Yung Jesse 3. No, naalala ko tang ating palamuti, Advent Thread, Christmas Tree, pero yung iba, Jesse 3. Yun din po ay puno, pero ang nakasabit, mga pangalan ng mga ninuno natin.
na kung papaano nilinang dinevelop ang kanilang awareness to the self-disclosure of God, yung pagbubunyag ng Diyos, katulad ni Abraham, ni Noah, ni Isaac, Jacob, and much more, the prophets. Kaya yung pong mga pangalan ng mga propeta, isabit ninyo sa Jesse tree. Naalala ko na kayo ay merong family tree. Pagka kayo nagre-reunion, inyong sinusugsog, kumbaga, yung pinagbuhatan ninyong talaang kanan. And maganda na hinahabi natin ang ating mga pangarap. Fulfillment of those dreams. Biyaya at pagbabiyaya ng Diyos. Pagtatagumpay ng grasya ng Diyos sa ating buhay at pagkakabuhay. Pakibigkas po natin muli. Pagtatagumpay ng grasya ng Diyos sa ating buhay at pagkakabuhay. Yung po ang dapat nating tukdin sa ating pagkatao. Pinagtatagumpay ang grasya ng Diyos, hindi yung kasamaan. Kaya yung imagery na yung mabangis na hayop at maamong hayop nagkakasama. Yun ang binanggit sa unang pagbasa. The reign of Emmanuel. Pakibigkas natin muli. The reign of Emmanuel. Reign kingdom of God. Naghahari ang paghahari ng Diyos na yung kabangisan at kaamuan nagkakaugnay. Idasal po natin ito pagkat ang ating mundo napakalagim, napakalupit. Kaya nung linggo ay binanggit ko, watch your words, watch your action, watch your temper, watch your character, watch your health. Yun ay acronym ng salitang watch. Linangin po natin yun sa ating pagkatao at sa udyok ng espiritong banal. Tayo ay maka-acquire ng childlike disposition sa ating buhay at pagkakabuhay. Pagkat kung tayo ay matutulad sa mga bata na full of trust sa Diyos at naging sa ating nakatatanda, naalala ko ang kaamuan ng bata. Nakakabigani. Maski hindi kakilala, may tiwala. Tingnan mo nga yung katabi mo kung ikay nagtitiwala dyan. Pagkat yung trust, like that of the childlike trust to God, dapat yun ay very intimate. Nanonurture natin sa ating pagkatao. Kaya naman kung sinasabi natin ang Adbyento at Pasko ng pagsilang ay pagbabago, dapat yun ang bagong karanasan natin. Itinakwil natin ang kasamaan ng mga kasalanan, ang kalupitan. Hindi na natin yun manner or mode of existence because we acquire a new beginning, bagong pasimula na ikay mas mabuting tao ngayon kaysa dati. At yun ay sa udyo ng pagsanib ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Kaya kung gusto mong totoo kang nagbabago, eh, hayaan mong Espiritong Banal ang maghari, mamayani sa ating kamalayan. Kaliwanagan ng ating isip, puso at bait na ikaw ay nakabibighani, na iyong ugali, asal, gawain, hindi ka na nangungurakot, ikaw ay mabuti na at mapitagan pagkat ang Diyos ay sumasa atin at nakikipagpamahay sa atin. Emmanuel, God is with us, God is for us. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't gala isalom sa panalangin mataos. Siringin na ang may dala. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa balag, sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob niya ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian maging ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon. Ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, maging yung mga nasa iba't ibang ministries, lalo na po ang mga nasa advocacy for social justice and peace, ang mga nasa advocacy for environmental concern and promotion of human dignity and rights, at maging yung pong mga nagsasagawa ng relief and rehabilitation, ministering sa mga apektado ng lindol, ng sunog, ng kalamidad, maging ang mga digmaan at iba't ibang mga kaganapan sa diwa ng alay kapwa. At gayon din po ang mga nasa public and government service at yung mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Ang mga taong commended for our prayers and intentions as we come to National Shrine of Santo Padre Pio, as well as the devotees of the Blessed Virgin Mary and the saints. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio at gayon din ang lahat na mga pumanaw nating magulang, mga kapatid, mga kaanak at maging mga kapanalig. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Maria Benay, Santo Padre Pio, ni Santa Apolonia, at gayon din ni Saint Nicholas
na piyesta bukas. At ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Advent blessing sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang korona ng tagumpay ay putong na ibibigay.
ng Diyos na makatarungan sa lahat ng naghihintay sa pagbabalik niyang banal. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Halika na, Emmanuel, at umubusin ang Israel. Nalugami at nagupili hanggang anak ng Diyos ay dumating. Maghahari manlig sa pagparito ng Emmanuel. Halika na o karunungan, sa puso namin ay manan. Kami akain at gabayan, gawing ganap yaring abang buhay. Tuwa't galak, maghari man din sa pagparito ng Emmanuel. Halika na o susi ni David, buksan ang pinto ng langit, gawing ligtas sa panganib, hanggang kami sa'yo'y makasapit. Tuwa't galak, maghahari man din sa pagparito ng Emmanuel. Lika na, Emmanuel, at ubusin ang Israel. Nalugami at nagupili hanggang anak ng Diyos ay dumating. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pamamasang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Huwag galak, maghari man din sa pagparito ng Emmanuel. Halika na o susi ni David, buksan ang pinto ng langit, gawing ligtas sa panganib, hanggang kami sa'yo'y makasapit. Tuwa't galak, maghahari man din sa pagparito ng Emmanuel. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa magitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Halinang manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang mga nagsigawa at makikinabang namang upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, sipi ng Biblia at mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpalaala ng pagkikisa sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay patuloy na humihingi ng inyong panalangin, donasyon, tulong para sa proyekto sa Diocese of Buac, lalo na ang Bahay Pari. Maraming salamat po sa inyong panalangin, pagmamahal at tulong. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. O God, send forth your Holy Spirit into our hearts, that we may perceive into our mind, that we may remember, and into our soul, that we may meditate. Inspire us to speak with piety, holiness, tenderness, and mercy. Teach, guide, and direct our thoughts and senses. May your graces ever help and correct us, and may we be strengthened now with wisdom from on high, for the sake of your infinite mercy, through Christ our Lord. Amen. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang buong kong kalooban. Dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.